Dahil sa isang medical condition, mahirap para kay Clarissa ang magbuntis. Kaya ang solusyon, surrogacy, o yung kasunduang may ibang babaeng magbubuntis at magluluwal ng anak ng isang mag-asawa. Ang bunsong kapatid niyang si Leslie ang naging surrogate mother ng kanyang anak. Pero paano kung si Leslie biglang ang kinin hindi lang ang baby ni Clarissa, kundi pati ang asawa niya? Tutukan ng kwento dito lang sa Tadhana. Oh, ayan mga suki, ah. Pulang-pula, oh. Ang ganda. Naku, imayin nyo na to. I-type nyo lang red lipstick sa'yo na to. Bagong-bago. Ay, perfect! May bumili na. Thank you so much. O, next naman, mga foundation, sa kung ano-ano pang pampaganda at sa mga abubot. Kaya kita-kits tayo sa lives Lenny next week. Bye! Oy, Leslie! Thank you! Ano ba? Alika na nga dito, tulungan mo ko. Dadating ng ate mo. Alika na, naghahanda tayo Nay, dito. Tinapos ko lang naman yung trabaho ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang magtrabaho ngayon, no? Dahil dadating nga ang ate mo. Nay, alam no, kung importante yung uwi ni ate, importante din naman tong ginagawa kong trabaho. At saka, di ba, kakasabi na lang nung isang araw na uuwi siya, hindi naman tayo required magpa-fiesta. Well, sa bagay, pagdating nga pala kay ate, iba ka. Kasi nga, paborito mo siya. Ayan ka na naman, ha? Inuumpisahan mo na naman ako. Tigilan mo ko, ha? Totoo naman, oh! Paminsan-minsan lang umuwi ang ate mo. Nay, Leslie! Nag-aaway nitong kapatid mo, talagang sadyang sutil lang yan. Pero naman, buti nandito ka na. Alam mo, tuwang-tuwa ako nung sinabi mo sa akin uuwi ka. Kaya, handa ka na bang kumain? Dahil ni-ready ko lahat ng paborito mo. Mula kaldereta hanggang bigo. Kompleto! Wow, na-invented na ako. Na-miss ko yun. Na-miss din kita. Bawa na, uuwi ko na. Gutom ka na ba? Ano siya ang biyahe mo, ate? Okay naman. Nay, ang sarap. Kain pa. Sorry, tumapon. Ay, nako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya di ba? Sabi ko sa'yo magpalit ka, hindi yung ang sexy-sexy ng suot mo. Nay, ano ba? Nasa bahay lang naman ako. Pero ako, wala naman masama doon. Grabe ka. Nagpapamilya tayo dito, di ba? Nay, bagay naman po kay Leslie. Mm. Ako yung mga pasalubong ko sa yung damit. Mga paborito mo! Ikaw talaga! Sinusinti mo pa! Asa ganito spaghetti stock? Oo, ibang kulay. Ay, siya nga pala. Bakit parang bigla yata ang pag-uwi niyo dito? Nay, kasi Nay, gusto naming subukan ni Clarissa yung surrogacy. Hmm? Kaya kami biglang napauwi. Kanay, gusto ko rin pong makausap ng personal si Leslie. Kung papayag po siya na maging surrogate mother ng magiging anak namin ni Roland. Init talaga sa Pilipinas. Eh, siyempre, wala na tayo sa Canada. Oo nga pala. Leslie, maraming salamat talaga kasi pumayag ka. Ano ka ba, ate? Madali lang naman yun. Oh, may problema sa matres mo. O kaya matres ko ang gagamitin para ilagay yung baby nyo ni Kuya Ruel. Hindi pa rin birong sakripisyo yun, ha? Mahirap kaya magbuntis. Kaya ko nga lang talaga, eh. Ate, ganun talaga yun. Hindi ibibigay ni Lord lahat sa'yo. Tsaka, tignan mo yung trabaho mo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo sa ibang bansa. Tapos, yung asawa mo, gwapo-gwapo. Ikaw pa paborito ni Nanay. Ay, naku, hindi totoo yan, ha. Pantay yung pagmamahal sa atin ni Nanay. Siguro, mas tinututukan lang talaga niya ako dahil nga sa kondisyon ko. Hindi rin. Mas mahal ka na talaga. Kung may pagkukulang man si Nanay sa'yo, eh, nandito naman ako eh. Mahal na mahal ka ni ate.
kahit anong mangyari. Ito nga, oh. Ayan. Dinili ko yan sa Canada. Parater na tayo. Oh. Ate naman eh. Kakabit ko sa'yo. Ganda! Thank you, ate. Yeah, pa. We're ready, Doc. My sister will be the surrogate mother. She'll be here in Canada. Okay. This process is what we call the gestational surrogacy. First, we will create an embryo using an egg and sperm from the mother and the father. Then, this embryo will be transferred to the uterus of the surrogate mother. But just to be clear, as the surrogate mother, your sister will have no genetic link to the child. Baby, nandito si Mami. Naririnig mo ba ako? Ito naman si Ate, masyadong excited. Wala pa! Maliit na maliit pala yung ganyan pala yung wala pang naririnig yan. Hindi pa yan buo. Ha? Ano ka ba? Kamag-alala, nadating din yung panahon, maririnig ka niya. Sabi nga pala ni Doc Kelly, malaki pa rin ang posibilidad na malaglag yung bata. Kaya kailangan magdoble ingat sa pag-uwi sa Pilipinas. Hey, love, samahan ko na lang kaya muna yung kapatid ko pa uwi sa Pilipinas para mas matutukan yung baby natin. Love, pro-promotion ka na next month para maging manager. Sayang naman yun. Kung gusto mo, ako na lang ang sasama kay Leslie. Oo nga, ate. Umuwi ka na lang bago ko ipanganak tong baby niyo. I promise, aalagaan namin ni Kuya Ruel to. Naganda nga pala kita ng paborito mong mangga. Namin mag-o. Salamat, ah. Sarap pala ng may asawa. Sayang 9 months lang to. Ano yun? Wala. Ang sabi ko, thank you kasi ngayon lang may nag-alaga sa akin ng ganito. O ba, wala yun. Kami nga dapat ni Clarissa magpasalamat sa'yo eh. Kasi dinadala mo yung anak namin. Okay ka lang? Upo ka man. Nahilo lang ako kapag tumatayo. Saka medyo nangihina rin ako. Okay lang ba na subuan mo na lang ako? Okay, fine. Let's talk to her. Let's have an intervention. And... Aww, you're so cute. Don't worry, your mommy's just there. Wait, I have to go. Oh my. Thank you for taking care of my baby. You're also a mother, I suppose? No, not yet. But soon. You'll be a good mother. I'm sure. Thank you. Sa okay. Salamat. Sige, kapag may kailangan ka, tawag mo lang ako. Kuya Romero, pwede ba ako magpatuloy? Hindi kasi ako nakakatuloy mo eh. Bro.
Tingits naman at tibok ng puso. Nati-tense ka ba? Leslie. Joke lang. Pero seryoso. Ilang buwan na kayong hindi nakikita ni ate? Narimis siyempre. Araw-araw. Kung nalulungkot ka naman, nandito naman ako eh. Ano naman ang sasabi mo? Akala mo hindi ko napapansin yung mga tingin mo sa akin dati pa. Alam kong matagal mo na akong kursanada. Leslie, ano bang ginagawa mo? Hindi tama ito. Tigilan mo na. Oh, bakit hindi? Total, ginawa nyo na akong nanay ng anak nyo. O bakit hindi mo pa? Tod? Hmm? Bakit hindi mo na rin ako gawin yung asawa? Hindi naman ako mag-i-reflect. Saan ang Kuya Roel mo? Naghanap po ng Penoy na eh. Naglilihiho kasi ako eh. Parang araw-araw na lang may pinabibili ka sa Kuya Roel mo. Mukhang masyado kaya atang nag-i-enjoy sa atensyon na binibigay niya sa'yo. Ngayon, diretsuhin niyo na nga ako. Ano mang gusto niyong sabihin? Ang sinasabi ko lang sa'yo, na si Kuya Roel mo ay asawa ng kapatid mo. Leslie, anak kita kaya kilala kita at babae din ako. Sinasabi niyo ba, Nay, na may gusto ako kay Roel? Hindi naman ako nagsabi niya. Ikaw. Ayan ka na naman eh. Pero sa bagay, magugulat pa ba ako kung pinag-iisipan mo ko ng masama? May bago ba dun? Eh kahit naman anong gawin ko, may mali sa mata mo, di ba? Ano? Clarissa, anong gagawin natin? Paano yan uuwi sa Clarissa? Nagulito pa rin. Si nanay nga hindi tayo nahuli. Si ate pa kaya. Sabihin kay Clarissa, Nay. Pwede ko pa palampasin na lang ho natin to. Nay, hindi na ho ito mauulit. Para ho sa magiging pamilya namin ni Clarissa. Diyos ko! Kung kailan pa dadating si Clarissa? Tapos ganito? Dahil sa inggit, si Leslie tuluyan ang naging kabit. Mahuli kaya sila ni Clarissa ngayong uuwi na ito ng Pilipinas?
Kuya, yung van po, pakilagay na lang, ha? Salamat. Nay, bakit po pala hindi ako sumama si Ruel sa pagsundo sa akin? Kasi nahilo si Leslie kanina, kaya sinamahan na lang niya. So, si Ruel talaga. Hindi pa man din lumalabas yung baby namin, eh. Sobra nang maalaga. Nanay, mas lalo tuloy akong na-excite kasi konting panahon na lang kung makakasama na namin yung anak namin ni Ruel. Alam mo na, may naisip na akong pangalan. Jessica. Pabalik na si Ate Clarissa. Kukunin ka na niya sa akin. Pati yung baby. Leslie. Asawa ko si Clarissa. At yung batang nasa sinapupunan, anak namin yan. Sabihin mo nga sa akin. Mahal mo ba ako? Hindi ko alam kung anong gagawin ka. Hindi mo alam. Kasi mas mahal mo na ako. Kasi sa ate ko. Ngayon ko lang naranasan na mahalin ng ganito. Ayokong mawala ka sa akin. Pati yung baby na to. Ako ang nagdala sa kanya. Ako ang naghirap sa kanya. Pati itong baby, hindi ko kayang mawala sa akin. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Leslie! Ang dami kong pasalubong sa'yo! Nandito na yung cellphone na gusto mo! Love? Nay! Nasaan na po yung kapatid ko tsaka yung asawa ko? Ba't po wala yung mga gamit nila dito? Awain mo. Nay, bakit? Ang kapatid mo at ang asawa mo, hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Clarissa. Anong kasalanan ko sa kanila? Paano nila nagawa sa akin to? Tama na. Kung paano ka. Tama na. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin to. Hindi ko po alam kung anong unang iiyakan ko. Yung pangagaw ng kapatid ko sa asawa ko. Yung pagdalakaw niya sa anak ko. Balala, anak. Pangako ng nanay sa'yo, hahanapin natin sila. Ibabalik ko ang kap ko. Ibabalik ko ang anak mo sa'yo. Ibo, akala ko mabubuo na yung pamilya. Pinapangarap ko, ibukuha ko na yung anak na matagay ko na gusto. Sabi ni Ruel, wala na pala akong babalikan. Wala na palang natira sa akin. Wala na akong nanatira sa akin. Wala na lahat. Wala na. Hindi ka na naman kumain.
Wala po akong gana na eh. Sorry po. Anak, hindi pwedeng ganyan. Dapat kumain ka. Nainumban na po tayo maghahanap. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natin nakikita si Leslie. Para po kung hindi ko na pala mababawi yung anak ko. Anak, hindi ka pwedeng ganyan. Kailangan magpalakas ka. Lumaban ka. Lalaban tayo. At kailangan maniwala ka na mahanap mo ulit ang anak mo. Maipapalit natin ang apo ko. Kailangan mo maniwala doon. Linda! Clarissa! Oh, Roy. Linda, Clarissa, alam niyo na ba ang chismis galing kay Tess? Ano? Na may nakakita na daw kay Rowell at Leslie. Ha? Saan ho? Ay. Kamusta lakad mo sa agency? Pabalik na lang ako sa susunod na linggo. Hindi man ako makabalik dun sa dati naming cafe ni Clarissa kasi manager na daw siya dun eh. Hayaan mo na. Marami pa naman trabaho dyan eh. Makakaraos din tayo. O sige na, pumasok ka na. Nagluto ako. Nagawan na nga siya ng asawa, pati ang kanyang anak, tinangay pa. May pag-asa pa kayang mabawi ni Clarissa ang kanyang anak? Abangan sa susunod na Sabado, mga kapuso, ako po si Marian Rivera. At ito ang mas pinalakas na tadhana. Opo, ma'am. Pero baka tayo hintay. Leslie? Ate Clarissa?